What's up mga kapugi, malungkay boy in the house. Nandito ngayon tayo sa Art Local. Ayun, baliktad oh, hindi nyo mabasa. Okay, and kasama natin yung mga staff ng Art Local. Nandito sila, they were busy. Marami silang ginagawa. And then tayo naman ay pinakisuyo ni Janina, ni Miss Janina, para ayusin yung linya ng kanilang kuryente dito. Kasi medyo madilim, pansin ninyo may ilaw pero medyo madilim sa part na to. So lalagyan natin ng, yun, naikabit ko na kanina yung halogen drop light natin, tapos dito din sa side na to. Maglalagay lang tayo dito ng switch, tapos junction box doon. Kukonect tayo doon sa outlet na yun ng kuryente. Yan. So, paano natin gagawin yun? Let's go. Alright mga kapugi, so unang-una kumuha muna tayo ng empty plastic bottle. Yan, ginamitan natin ng cutter at hiniwiwa natin na paslant. Then, bubutasan natin ito kasi ang reason bakit natin ito ginawa ay para masahod yung mga alikabok na ibubuga nung pagbabarena natin sa semento. Ayan. So, pansin nyo, so habang nagbabarena tayo, hawak-hawak din natin yung plastic bottle na yun para masahod yung alikabok at hindi tayo masyadong makalat at maalikabok sa part na to. Hindi masyadong marami yung ating linisin o walisin. So ganito ako magbarena para hindi maalikabok, dahil lalong-lalo na si Malunggay Boy ay merong allergic rhinitis, hinahatching kapag masyadong maalikabok. At pansin ninyo itong aking pag-i-install, naglagay tayo dito ng Amco box. Yan, Amco box po ang tawag dyan. Ginagawa ito kapag finish na yung wall ng bahay o ng isang establishment. No, sa ibabaw na ang linya, hindi na tayo nagbabakbak para hindi masira itong wall. At yan, dalawang klase yung barena ang dala natin, isang cordless at saka isang wired. Itong wired kasi, ito yung malakas pang butas. And pansinin nyo, sobrang tigas po ng pader na yan. To think na malakas yung gamit natin na barena at maganda din yung talim na ginagamit natin. Pero hindi ko alam, siguro 1:1 o 1:2 ang mixture ng semento. Napakatigas po talaga nito mga kapugi. Talagang ako ay hirap. Kung tutuusin, tingnan nyo naman, naka-timelapse na yan. Pero talagang nagtagal ako para lang dyan sa straight na ano, na paglalagay ng plastic molding. Yung size na ating plastic molding, masyadong napaliit yung bili natin. Hindi ko na-anticipate na dalawa nga palang linya ng ilaw ang lalagyan natin. Ganun pa man, gagawin natin ang lahat para mapagkasya ito. So, 1/2 itong size ng plastic molding natin na ginamit, kulay puti. Yan. So, diretso lang papunta sa taas. Buti na lang dito sa part na to, itong papunta sa may canopy hanggang sa ceiling. Yan. Ang tawag ko dyan, dati nung bata pa kami, cublight nung kami may naggagawa pa sa mga construction, dahil yan ang nature of business talaga ni na Malunggay Boy ng family namin, yung mangontrata ng mga bahay. Kaya kung mapapansin nyo sa mga short videos natin, halos si Malunggay Boy na ang gumagawa ng ibang part ng bahay. At isang Amco box ulit dito sa itaas. Yan, buti na lang ito ay hard lip, ano na, parang gypsum board na itong nandito sa taas. So hindi na mahirap, hindi na tayo nagbarena, direct screw na ang gamit natin. Yung Amco box na nasa baba, doon natin ipipwesto yung switch. Tapos ito naman sa taas ay paglalagyan natin ng pinaka junction. Diyan lahat natin i-coconnect yung para sa dalawang bulb set. Gamit natin dito ay halogen lamp. So kung gusto niyo medyo aesthetic, maliwanag at malakas na ilaw, pwedeng-pwede ito. Pero take note, medyo mataas din po itong kumonsumo ng kuryente. Pero dahil ito po ay studio, kailangan nila ng ganitong mga klaseng ilaw. And ano lang to, maning-mani na sa kanila ang mga ganitong bayarin. Ayan. So inilalim natin dito sa bracket ng ano, ng tubo ng aircon. So gamit ko lang dyan cutter at saka cutting pliers para magputol nitong mga plastic molding. Kasi ito yung kailangan nating unahin na ilagay. Unlike sa dun sa bahay ni Malunggay Boy, since na hindi pa finish yung bahay, ang ginagamit natin dun ay yung
tinatawag namin na spaghetti hose or yung kulay orange na hose, no? Kung saan pwede mo siyang ilagay na abang or pwedeng lagyan mo na ng wire bago mo i-cable tie o ipako sa mga dingding. Yung iba naman na electrician, ginagamit nila ay yung kulay orange na PVC. No, depende sa inyo kung ano yung kaya ng budget nyo. Ito kasi kailangan maganda ang finish at malinis. So plastic molding gamit natin. Siyempre, passionista ang may-ari nito. Kaya kailangan maganda talaga yung kalalabasan. Although hindi tayo professional na electrician, ay ginagawa pa rin natin yung best natin. At yan, may kulang pa dun sa part na yun, babalikan na lang natin kasi kinulang din ako ng black screw. Yan na lang naman ang kulang. Yo, sa mga kapugi. Alright, so kanina napansin nyo, although naka-timelapse tayo, pero talagang natagalan tayo sa pagbabarena kasi nga, napakatigas nung pader dito. And it's already 6:37 in the evening. Ako na lang mag-isa dito sa art local. Ayan. Itong art local ay isang school of arts. Ayan, mapapasin niyo marami dito mga paintings, no, arts and crafts, ganun. And isa sila sa, syempre, pinagkakautangan natin ng loob, no, nung tayo nagsisimula pa lamang na buuin ang Laguna Taekwondo Union. Isa sila sa nagbigay sa atin ng opportunity para ma-showcase ang ITF Taekwondo dito sa San Pablo na full blast, no? Kasi before, we already have our team pero hindi pa ganun kalat sa buong San Pablo. And ngayon, nakikilala na tayo lalo dahil nga nung unang belt test natin ginanap sa isang mall na kung saan nakipag-collab tayo sa art local. And then, nung manalo kami ng overall champion sa Mandaluyong last IC Mag noong February, ang owner, isa sa owner ng art local din ang tumulong sa atin para mapadyaryo yung ating mga bata na nag-champion. Yan. And ito na, pakita ko na sa inyo yung ating ginagawa. So, ito na yung ating halogen na drop light, no? Actually parang ano 'to, parang warm light ganun. Ginagamit 'to sa mga menu board pero ito kasi yung i-focus nila eh. And ito LED light na 'to, lalagyan pa din 'to ng LED light sa gilid, no? Aaralin pa natin 'yon. Kasi talagang hindi natin matanggihan syempre ang art local. So ito na 'yan. Tapos dito yung second set. And pipilitin natin pa ilawin 'to ngayon. Kaya lang, ang liit ng molding na nabili ko kanina. So, kasya lang siya sa dalawang wire na number 12. Hindi ko na pinakita sa inyo yung yung pagkakabit para hindi tayo masyadong patagalan. Kasi nga, sa pagbabarena pa lang talagang ano. So, baka nga ito ay sundan pa natin ng adhesive. Yan. So, ito yung line 1. Galing dito. Dito tayo kumuha ng source. Yan, it's line 1. Yung may mga tape, yun din ay line 1. So lahat ng line 1 pagkoconnectin natin. So switch na lang. Tapos isang wire pa galing doon. Actually, dalawa pa pala, sorry. Dalawang wire pa na manggagaling doon. So sana mapagtagumpayan natin to. Kasi nga, ang liit ng molding. Or else, meron pa namang natira na molding. Dugtungan ko to para at least magkasya sila. Hindi awkward, di masyadong mapuno kung talagang hindi kakayanin. Magdadagdag pa tayo ng isa dito. Kasi ito namang sa source, okay na tong dalawa eh. Ito na lang. Ayan, mamaya ay paiilawin na natin, no? So, balikan ko kayo dahil medyo hindi na natin natututukan ng video, no? Kasi nga ay inaaral-aral ko dahil iisang kulay yung wire natin, no? And wala tayong dalang tester, alam nyo, uwi doon lang si Malunggay Boy, eh? At ang dumi na nung kisam, yo. Mga bakat-bakat na kami, kung wala kasi akong gloves ginamit. Since ano pa naman yan, wala pa namang linya yan, so okay lang. Yan. Okay, balikan ko kayo mamaya. So ayan, nilagyan natin yung lahat ng line 1
sa switch nila, tapos pagkoconnect din naman natin yung line 2. And then titingnan natin, testingin natin, ito tayo ikupo sa ilalim. Okay, splice lang natin itong mga wires na to. Itong line 2, mga walang nakalagay na palatandaan para hindi ako malito. Pagkatapos, tape lang natin mabuti. Yun. Alright, so yun mga kapugi, moment of truth na tayo. Yan muna. Hindi ko muna lalagyan yun ng bulb. Ito muna ang gamitin natin. Apat na halogen bulb. Tingnan natin gano'n ito kalakas. So, na... kapag tap na tayo doon, tapos na-connect na natin yung mga wires doon. So tingnan natin kung gagana ba. Off muna natin just to make sure yung switch. Okay, so punta tayo sa breaker. Ito na. Ay nako. Tingnan natin kung matutuwa ba si Janine nito. Yan. Naka-on na ang ating breaker. So double check ko kung nagana ba yung saksakan. Yun, gumana. So ibig sabihin may kuryente nang dumadaloy dito. So yung line 2, yun mga kapugi, bukas na. Ayan o. Uy, may isang hindi gumagana. Siguro yung bulb na mismo yun. No? Galaw-galawin lang natin yung maya-maya. Yung isa hindi gumagana. Isang bulb. May problema. So, gumana na siya. Try ulit natin. Tapos, testingin natin. Lagyan natin yung kabila. Okay. So yun mga kapugi, napagana na natin. Yan. Dapat na spotlight dito. Tapos dito din. Nagana yung apat. Tingnan natin. Lakas, no? And dito sa kabila. Yun! Ay, salamat. Makaka-uwi na tayo. Tayo na lang tira dito. It's already 7:47. Mag-8 o'clock na. Susundo pa ako. Pupunta pa tayo ng Lucena. Yan, dito yan sa Art Local. No? Sa susunod siguro na pasyal natin dito. So i-fix ko na lang 'yon yung mga utility box and junction box. Pagkatapos noon ay magliligpit tayo ng gamit tapos uuwi na tayo. Susunod na pasyal natin siguro. Interviewin natin ang mga taga dito. Ano ba yung ginagawa nila? Bakit kailangan bang napakaliwanag dito, no? So kasi yung part na 'yon ay madilim. 'Yun. Ngayon, maliwanag na. So pag binuksan lahat ng ilaw, ayan, kapag gawa na sila. Ang maganda lang dun sa spotlight na yon, flexible yon. Pwede mo ipaling-paling. Yun. Yun lang mga kapugi. Isa na namang DIY ang ating nagawa ngayon dito sa Art Local. Ayan. Lagi nyo pong tatandaan sa bawat sipa ng buhay, masarap maglakbay pag may kasamang walunggay.